Hello guys, good morning. Nagpunta ako ng post para kunin ang aking sulat kasi naka-receive ako ng resibo na mayroon daw akong sulat na kukunin. Kaya excited naman ako kasi naisip ko, ano kayang sulat yun? Sino susulat sa akin? Ah, di ba? Hindi naman nauso ang sulat. Sa bagay, dito kasi sa Malta, uso pa ang sulat-sulat. Kaya, napapaisip ako, sino at kanino ba sulat na yon. Kaya, aga-aga akong nagising, kumain at nagpunta dito sa ano, kaya no, sa lugar ko. Sa may post Balsan ba to? Ayan, naglalakad ako guys. Kagagaling ko lang sa post office. At kinuha ko ang aking certificate pala siya. Galing ng Job Plus. Guys, nagbunga yung aking paghihirap sa tatlong araw na, ay hindi, apat na araw na araw-araw pumupunta sa Halfar. Napakalayo ang Halfar at napakainit. Lagi kaming nagkikita ng aking mga kaklase sa Floriana, sa May Valeta, tapos sabay-sabay kayo magpupunta sa Job Plus sa May Halfar. Nang apat na araw yun. Kailangan 8:30 nasa Job Plus na kami kasi 8:30 mag-i-start yung aming training para sa first aid. Ayan guys, bakatan muna tayo ang aga. Masarap na simoy ng hangin. Tingnan mo, ang ganda ng paligid. Ayan. So, mag-i-exercise muna tayo. Pauwi na tayo. At bubuksan ko pagdating ko sa bahay ang aking certificate! Ang hirap pumunta sa Halfar dahil napakalayo at napakainit, pero eto na yung gain ko. Eto na yung gain ng pagpunta ko sa Halfar. Kaya lagi lang tayo magtsatsaga guys. Huwag tayo magre-reklamo. Lahat ng bagay mahirap. Kumain mahirap. Matulog mahirap, 'di ba? Kasi kumain ka mamaya na choke ka, namatay ka, 'di ba? Tapos matulog. Napakahirap din. Kasi baka hindi mo alam, hindi ka na pala magising. Ganun 'yun. Kaya bawal po tayo mag-complain. Lagi lang tayong dadasal, laban-laban lang. See you guys later. Bubuksan ko ang aking certificate. Dyan lang po kayo. Update ko po kayo sa aking achievement for today. Katie Bang Bang, 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 Katie Bang Bang. Pagtag-init guys, pag summer dito sa Malta, makakita nyo yung napakagagandang mga ano, mga pananim dito. Tingnan mo yung mga bulaklak na ano. Oh, magkakatabi lang. Para lang akong nasa Korea. Kung sa Korea may blossom tree, dito may flower tree. Ayan, ayan ang mga flower tree. Ayan guys, dami. Iba-ibang klaseng bulaklakan. O, diba? Ayan, oh, bulaklak ko. Oh. Diba, guys? Oh. Para lang ako nasa paradise. Ayan, guys. Guys, sa lugar ko, malapit lang ako sa, ano, Tiranova. Ayan. Lakad lang tayo para sa exercise natin. Mga ano. Magaganda ang bahay dito sa Balsan.
Mahal nga lang, pero ayos lang, maganda naman, malinis. At saka, depende sa tao, kung sinong nakatira. Kahit napakagandang bahay mo, napakadungis naman, di ba? Yan mga halaman. Ayan ang tira na ba? Different note. Dito pala dumadaan yung mga 54, 106, 260. Ayan, ang laki ng fruta to. Daming mga gulay dito guys. Every morning may nagtitinda ditong gulay. Ayan. Sarap ng hangin, medyo presko kahit mainit. Ayan, tatawid tayo, tatawid. Ayun yung tira ng bawang nakikita. Ayan yung tira ng bawang. Ayan. Yung mga nagbabalak pumunta ng Malta at nakapag-aral ng caregivers sa Dubai or sa mga bansa kayo nakapag-aral or sa Pilipinas, yung NC2 caregiver sa Pilipinas. May mga company dito na tinatanggap nila yung NC2 na galing ng Pilipinas. May mga company naman na hindi nila tinatanggap at ini-encourage kanilang mag-aral ng carer dito. Kasi mas pinipili nila guys yung certificate mo na galing ng Europe. Saka maganda na rin yun na mag-aral ka kahit na nakapag-aral ka na ulit ng caregiver. Kagaya ko, nag-aral ako ng caregiver sa Abu Dhabi. Pero hindi ko rin nagamit kasi hindi tinanggap. Hindi daw naka-insured yung ano, yung school na pinag-aralan ko, 'di ba? Sangkapa. Nasayang lang yung pera. Pero ayos lang kasi parang nagre-refresh na lang ako ng mga pinag-aralan sa Abu Dhabi dito sa ano, sa Europe. Nag-start ako mag-aral guys ng January. Ngayon malapit na ako matapos. By end of June, matatapos na ako sa caregiver course ko. Tapos natapos ko na rin itong first aid course. Tapos itong week na to, may isa pa akong course na tatapusin, yung food handling. Kasi magkakapatid yan eh. Kailangan, kung carer ka, meron kang first aid certificate at food handling certificate. Ano yun? Kailangan yung tatlong yun mayroon ka. Kaya sa mga nagbabalak pumunta ng Europe, ng Malta, na carer, na caregiver ang gustong maging trabaho, at least nagkaroon kayo ng idea. Meron pa naman pag-asa kasi depende yan sa company. Lalo na kung meron ka ng experience. Sa experience pa rin sila nagbe-base. Wala pa kasi akong experience. Family experience lang meron ako. Siyempre dito, kahit hindi ka nakapag-aral dito, kahit anong trabaho dito, basta kaya mo at marami kang experience, tinatanggap ka. Saka wala rin age limit dito guys, hindi ka guys sa Pilipinas na kailangan mo pang magkaroon ng age preference, mga ganon. With pleasing personality, ito pang nalalaman ng iba. Samantalang dito, kahit bulag yung isang mata mo, kahit pilay ka, kahit pipi ka, bingi ka, basta kaya mo magtrabaho, tatanggapin ka, mayroon at merong tatanggap sa'yo. Walang ano dito, lang arte-arte dito, walang age discrimination dito.
walang facing personality. Sa Pilipinas lang yun, yung may facing personality. Ayan. Yung bus stop, Halbalsan. Tabib. Andito na ako sa Halbalsan, Tabib. Lapit na ako. Napakainit. Lilipat ako ng kalsada. Napawisan na ako, guys. Ayan. Saka dito, guys. Full-time ka man or part-timer. Kung gusto mo mag-aral, inform mo lang company mo pag mag-aaral ka. Hindi ka nila pwedeng pigilan. Kasi dito karapatan mo kung gusto mo mag-aral kahit full-time ka or part-timer ka. Basta bigay mo lang yung schedule mo sa kanila, sa company mo, para makita nila yung kung paano nila ma-arrange yung pagiging full-timer mo sa pag-aaral mo. Kagaya ko, ako full-timer ako. Binigay ko yung full schedule ko galing ng Job Plus para ma-control nila yung ano ko. Mahati-hati nila yung oras ko sa pagtatrabaho bilang full-timer at saka yung oras ko sa pag-aaral sa Job Plus. Kasi kailangan mabuo yung 40 hours a week eh. Kasi full-timer ka. Medyo mahirap, guys, kasi pagod ka sa trabaho tapos mag-aaral ka, tapos magte-training ka, tapos pupunta ka ng Halpar. Pero okay lang yan. Kagaya nga ng sabi ko, lahat yan. Mahirap. No gain, no pain. Kaya, laban lang ng laban. Mag-pray lang lagi. Diba? Lapit na ako. Yan. Dito na tayo sa ano. Yan yung papuntang Costa Coffee. Matawid muna tayo, guys. Napakaraming sasakyan. Tawid. Dami palang dental clinic dito sa Balsana. Oh, ayan oh. Agius Dental Clinic. Sa mga naghahanap ng dental clinic dito sa part ng Berger Cara, Balsan, malapit sa Pio. Ayun. Agius Dental Clinic. Ah, diba? Nag-vlog ng ano, commercial. Ayan, guys. Janet. Ayan. Lapit na tayo. Oh, sa mga naghahanap ng ATM, ito. May Lombard ATM machine dito sa may Balsan. Sa mga Lombard ano, client, mga Lombard customer. Ito yung ano nila, Lombard Bank Office. Andito na ako sa bus stop Halbalsan Urban. Ayan. 54 pa yung dumadaan dito. Dito sa Malta, napakaraming mga abandonadong building. Ang lalaki ng mga building dito. Magaganda ang location. Sayang. Gaya nito. Napakalaki. Siguro kung i-build to ulit. Ganda ng Malta. Kasi ang ganda ng paligid.
ang dagat. Kaya lang, milyones ang kakailanganin dito. Tignan mo po. Oh. Ano to? Simbahan, dormitory. Ayan. Malapit na tayo. Malapit na ako sa Costa. 30 minutes din yung nilalakad ko ha. 30 minutes papunta, 30 minutes pabalik. 1 hour exercise. Ayos! Pwede na! Pwede na guys! Ayupin na yata yung certificate ko. Yan, malapit na. Nakainit. Ayan ang Costa Coffee. Ayan ang aming bahay. Nandito na po ako. Tatawid tayo. Tatawid. Tatawid tayo. Tayo, tatawid. Ayan guys. Nandito na ako sa tuan. Press natin ang 1. Ayan guys. Oh! Dito na tayo sa bahay. Yes. Ayan, nasabay na. Uy! Ayan, dito na ako sa room ko. I-check natin guys. Ang certificate. I'm back! Ayan guys. Nasa bahay na ako. Buksan natin ang in first aid held in Joplas. Ayan, first aid instructor June 4, 2020. This certificate is valid for 3 years. 3 years po pala valid ang first aid dito sa Malta. So the Malta Further and Higher Education Authority MFHEA deems this certificate to be at level 3. Level 3 pala to. Of the Malta Qualification Framework and the European Qualification Framework for Lifelong and Learning. Ayan, guys. Guys, eto na po yung aking pinaghirapan. Yay! Ayan, guys. Ayan, i-upload ko pa po guys. Antawayanan nyo yung mga sumusunod ko pa mga certificate na matatanggap galing sa Joplas. May dalawa pa po. Ayan, maraming salamat po guys sa panonood nyo sa aking munting video. Sana nakapulot po kayo ng konting idea, konting lang. At
nagbabalak pumunta dito, pumunta lang po kayo. Maganda po dito. Para masamang mag-try. Dasal lang kayo lagi. Ganon. Tis-tis lang. Ganon. Kaya, salamat guys sa mga nanood at manunood pa na aking mga video. Ako nga pala si Katie Bangbang Vibes. Thank you! Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na po kayo. Hit the notification bell at... Thank you.